napansin ko lang, Mother, may hinanakit ba? Hindi naman mahirap maging grateful eh. Kasi binigay ko naman kung ano yung gusto. Ah, hindi ko naman ibinigay kung ano yung ayaw. Hindi ko yan pinababayaan. Natutrauma ka nang ba maghanda ng panibagong talent? Yung ikanalulungkot ko lang, sana no, inaalam muna nila yung background ng manager bago sila magsalita. Ganun talaga. O, ang nagiging bad guy yung manager. Pag-uusapan lang. Yeah, but that means you're relevant, ha? Why? Kasi kapag ang tao, pinag-uusapan ka, that means you're relevant. Unless you're trying to be irrelevant. Na minsan, hindi mo na alam kung saan-saan kang ano, issue lang, pasok ng pasok para lang mapag-usapan. Alam mo, nakaganda lang dito, Aiko, yung matagal na tayo sa industriya. Yes. Alam na natin yung likaw ng bituka ng mga tao rito, kahit pa yung mga bagong pasok. Alam na rin natin kung ano yung gusto nila, kung ano yung ayaw nila. Correct. At kung ano yung pinapasok nila na dapat nilang matutunan. Correct. Alam mo, bago ang lahat, Mother, ah. Kaya tayo nagkita ngayong araw din kasi this is a day of celebration also because finally, sa 2 years na wala tayong kontrata, bibigyan ko lang ng background ng mga tao, ha, Mother. Kasi dati, si Tito Douglas ang unang manager ko. He passed away and then napunta ako kay Tito Wingard, Tracy. He passed away again. And then, for a time, si Mother Oji... Huwag naman ako na-pass away. You became my consultant, diba? Before na naging tulay with Tito Boy. Uh-oh. And then I lasted with Tito Boy Abunda na 15 years na ipinapasalamat ko rin kay Tito Boy kasi ang ganda ng pagkakahawak na rin sa karera ko, Mother OG. After 15 years kasi hindi na siya magmamanage, diba? Hindi na siya active. Oo, hindi na active si Tito Boy. So, napunta ko kay Kuya Arnold, Vega Fria, and then after Kuya Arnold, pasasalamat din kung bakit ako nagpapasalamat kasi lahat ng tao sa buhay ko lagi ko dapat ipasalamat yan kasi kung hindi din naman sila naging instrumento sa karera ko, walang Aiko Melendez. Correct. And finally, ikaw, I remember having that conversation with you sa birthday ko sa Lubong. Sabi ko, Mother, bakit pa ayaw mo na akong i-handle ulit? Hindi pa pumuputok yung mga issues niya, naalala mo? Hindi kasi nako-conscious ako na una tayong naging magkaibigan, tapos papasukan natin ng trabaho. Parang traumatized ako sa ganun. Alam mo naman dati, meron akong ganyan, may best friend ako, nagsama sa negosyo, nasira ang negosyo, nagkasira tuloy kami. Yeah. Parang ayoko na, kahit ngayon may mga kamag-anak ako na gusto ng pinsan ko, i-manage ko. Sabi ko, pa-manage mo sa iba, wag sa akin. Ayokong madantayan yung ating ano. Pero what made you finally say yes to me? Siguro na rin dahil sa lalim ng pagkakaibigan natin. Dahil alam na natin kung ano yung likaw ng bituka ng isa't isa. Correct. Wala na tayong dapat pang malaman pa sa isa't isa. Mm-hmm. Kundi, kilala mo yung ugali ko, kilala ko yung ugali mo. Mm-hmm. Kilala ko yung tantrums mo. Mm-hmm. Ganon din naman ako. So, hindi na mahirap kasi mas challenging pa kung mga bagong tao, yung mga bata ngayon ang imamanage kasi kailangan mo silang kilalanin. Mm-hmm. Kaya nga meron na akong ano eh. Sabi ko, siguro pag meron akong na-discover na talent, hihingan ko muna ng psychiatric evaluation. Alam mo, that's a very good point. I don't know kung nabasa ko ba yan sa one of your posts, pero maganda yan kung maging ano yan, supportado kayo. Alam niyo bakit, Mother? Dumaan tayo sa pandemic eh. Dumaan tayo sa isang stage sa buhay natin na ang mental health natin napaka-importante. Correct. Diba? And yan ang na-appreciate ko sa'yo, Mother. Siguro, even before you became my manager, you'd always ask me, pagka gumagawa tayo ng proyekto, komportable ka ba? Okay ka ba dito?
Kasi yun ang key na dalawang words na kailangan mong tanungin sa talent mo. Hindi yung gawin mo ito. Because I always believe sa isang pagkakaibigan o managerial contract, it's a collaboration of two great minds. Correct. It can't be just one way, di ba? Lalo na kung ikaw naman ang haharap sa camera, hindi naman ako na pag pumalpa ka sa acting mo, ka lang, hindi ako nasasalo kay Aiko. Correct. Hindi naman pwede yung ganun. Correct. Kaya kailangan yung artista komportable. Kaya tinatanong ko lagi kasi hindi naman ako nga arte, ikaw. Hindi naman ako magpe-perform or gagawa no project, kundi ikaw. Correct. Yun ang lagi kong concern sa mga talents na dapat komportable ka. Kaya yung iba, sinasabi nila na natiktahan sila, na wala silang masay. Oo, nakahon sila. Nakahon sila, ganyon. Siyempre, opinion nila yun, pero sa akin hindi po totoo yun. Oo. Diyos ko, tagal ko na rito. Sabihin na natin, hindi lang naman sila isa yung hinawakan ko. Oo. Madami. Yeah. Pero wala namang sabing kinahon ko sila. Oo. I think this is the first time. Pag kinahon ko sila, ipang re-regalo ko sila. Kasi kinahon mo na nga, di balutin mo na. Oo. Sharon Cuneta. Hindi mother, di ba? O, kinahon ba kita? Ay, hindi. Oo. Kahit nung dati, yung sabi ko sa'yo, yung consultant kita, you'd always ask me eh. Although, kasi di ba may sakit ako mother na mahirap ako mag-no. Kaya di ba minsan sasabihin ko sa'yo, mother, hindi ko talaga kayang suotin yan. Mother, ayoko. Ikaw yung nagiging bad guy. Uh-oh. Actually, kayo ni Miss Ian, yung handler. Ganun diba? Talaga. O, ang nagiging bad guy, yung manager. Mm-hmm. Ang nagiging angel, yung talent. Yeah. Kasi kailangan mo silang protektahan. Correct. At all cost. Na lumabas ka ng demonyo basta yung alaga mo anghel. Correct, correct. Ganun correct. Lagi yun. Correct. Na, Diyos ko, kina Douglas Quijano, kay Ate Lolit Solis, yun ko na tutunan yan eh, na ikaw nga yung aharon ng bala para hindi tamaan yung alaga. Correct. You'd always take a bullet for your alaga. Diba? Oh. So, yun yun. Ay, natutuwa naman ako dahil si Aiko ay masunuri. Pag trabaho kami, trabaho kami. Oh. Pag laswaan, landian, mga harutan, ayan. Iba naman din yun. Yun yung mga moment namin na hindi matutumbasan ng anumang halaga. Yung natatawa ng kami na si Aiko kababaw-babaw na tao, naiiyak na sa katatawa. Correct, correct. Yung ganun, kini-cherish namin yun. Kasi ganun kami nung araw. At hanggang ngayon kami, ganun pa din. So pag trabaho-trabaho, katulad yan, merong isang project na inaano sa akin ni Aiko na hinihingi niya ng advice, ano gagawin ko ba ito? Ready ka ba sa mga maaaring sabihin na ibang tao? Ganyan-ganyan. Ikaw lahat sasagot nun. Ngayon, pag sinagot mo yon, tapos may iba akong idea, sasabihin ko din naman sa'yo. Correct. At the end of the day, hindi ka pinipigilan sa kung ano ang gusto mo at sa kung ano ang ayaw mong gawin. Mm-hmm. At the end of the day, ikaw pa rin yung gagawin. Totoo naman yun. Diba? Kasi yung project na yon na gustong i-offer sa akin, pinag-usapan natin halos isa't oras at kalahati, nag-brainstorming tayo, sinabi ko sa'yo ganyan. And then, may isang punto ka doon na na-realize ko, nga naman, tama nga naman yun. Ako, ito opinion ko, mother, mahirap kasing i-manage mo ang sarili mo, lalo na kung artista ka, na walang opinion kang papakinggan kundi sarili mo. Kasi magiging self-centered ka nun. At kapag gusto mong makawala sa isang bagay, ang hirap na tanungin mo lang lagi opinion ng sarili mo, di ba? Para me, myself, and I lang yun. Napaka-ano mo, narcissism naman yun, mother, di ba? Kaya you'd always ask the opinion of someone Correct. Else. You get a manager. Ikaw pa, pag gusto mong matuto sa negosyo, umunlad sa pagninegosyo, magtatanong ka ba sa isang vendor na nagtitinda ng sigarilyo sa kanya? Siyempre hindi. Pag gusto mong matutong magbenta ng sigarilyo, sa kanya ka magtanong. Kasi yun ang expertise niya. Pero pagdating sa negosyo, dun ka magtanong sa negosyante. Pag ang concern mo naman ay paano i-manage ang sarili mo, dun ka magtanong sa may napatunayan na. Correct. Yung iba mas matapang pa kesa sa totoong manager. Siyempre hindi naman natin kinu-question yung kapasidad ng ibang managers kung paano sila mag-handle ng talent. Yung ikanalulungkot ko lang, sana no, inaalam muna nila yung background ng manager bago sila magsalita. Sana no, sila ay nagre-research muna. No. Hindi yung katulad nito, si Jeffrey O, yung CEO ng Careless. Yes. Oo, nabasa ko yung... Oo, na kinulong namin na meron bang ganong kontrata 10 taon? Meron po! Meron! Kasi ang una niyang kontrata, 5 years. Okay. Ngayon, magpaparenew ka kung irerenew ka ng talent. Diba? Kasi siya nang may karapatan ngayon. Kung irerenew ka kaya o hindi. Eh, nirenew kami ng another 5 years. Kaya umabot ng another 5 years. So, 10 years plus yung 1 year pa. So, 11 years kami.
ni Liza. Was there ever in a point, mother, at that time, during those 11 years, na si Liza would ask permission na gusto ko nang umalis? Kasi ah, diba, kung ayaw ng talent, hindi ka pa mag-extend for another, 5 years kung ayaw correct mo na, diba? Lagi ko naman sinasabi yun. Actually, itong huli, nagtanong pa ako sa kanya nung nag-expire na yung 11th year namin. Oh. Sabi ko sa kanya, anak, ayoko magkaroon ng kasalanan sa sarili ko na hindi ko to ginawa. Oh. Ayoko magkaroon ng regret na hindi ko to tinanong sa'yo, ano man ang sagot mo, tatanggapin ko, maluwag sa dibdib, at makakaasa ka, andito pa rin yung Tito Oji mo. Pag may mga problema ka, o pag may mga concerns ka, tanong mo sa akin. Saksi walang bayad, dyan. Walang, diba? Wala kang babayaran. Yeah, yeah. Anytime bukas ang pinto ko para sa'yo kung may mga tanong ka. Ang itatanong ko, anak, kung ibababa ko ba sa 10% yung aking commission bilang manager, mag-a-apply ako sa'yo ngayon, tatanggapin mo ba? Hindi ako inano ni Liza. Baka po hindi na kasi po meron na po akong ibang plans. Okay, anak. Maganda yan. Sabi ko, thank you. At least, sarado na yung yes iisipin ko pa na. Ba't ba hindi ako nagbakasakali pa? Tama. Diba? Walang what ifs pa. Oo, walang what ifs. Kaya, ayan, sarado na ako. Okay, no regrets, anak. No problem. Basta, lagi mong tatandaan na andito lang ako, na bukas ang pinto ko pag may mga problema ka. Ikaw pa rin ang panganay kong anak. So, yun. Kaya, kung mapapansin mo, lahat ng mga sinasabi ko, lagi lang ako nagpapaalala. Lagi ko lang sinasabi kung ano yung totoo para sa akin. Hindi para i-correct siya o i-correct yung bagong niyang management. Kundi, ito lang sa pagkakaalam ko ang nangyari. Pero para i-bash or... At may resibo ka dun sa mga sinasabi mo at paalala mo sa kanya, di ba? Oo, kaya nagtataka ko dito kay Mr. Jeffrey. Bakit ganun? Pero ako, ang pinagtataka ko ng mother, baka may alam ka rin. Actually, pag hindi ako makatulog, pinapanagin sana mo. Alam mo naman yan, di ba? So ano ba, ipapanalangin ko ba na sana hindi ka makatulog? Hindi naman, mother. Ano bang paanto kami? Oo, kasi nakakatawa kayo. Sleeping music ba kami? Di ba, at least, di ba? Okay kayo sa mental health ko, di ba? Nakakatulong kayo, hindi ako nag-sleeping pills, di ba? Pansin ko lang, mother, may hinanakit ba? Ako gusto kong intindihin yung isang point na meron silang career path o meron silang direction para kay Liza na gusto nilang i-achieve o yung goal nila na kailangan kong intindihin. Baka kasi gusto nila talagang itayo si Liza bilang solo performer, solo artist. Uh-huh. So, naiintindihan ko yung bilang yun ay bahagi ng kanilang style o rebranding kay Liza. Walang problema sa akin yun. Pero yung iba kasi nagre-react. Okay lang. Ang importante, alam ni Liza sa puso niya na kung ano kami nung nasa amin pa siya. Sana naman yun naman ang dalain ko rin na kung ano yung relasyon ng pinagkatapusan nyo, sana pa nagkita kayo, ganun pa rin naman. Kasi kilala kita eh, hindi ka mapagtanim. And never sa usapan natin over the phone, I would know kung binadmouth mo si Liza. You'd always tell me na utang na loob ko ang buhay ni Mira. Oo, lagi ko sinasabi yan. Si Mira na utang na loob ko kay Liza. Okay. Kasi kahit sinasabi nila wala kang utang na loob kasi pinagtrabahuhan mo naman yan. Hindi. The mere fact na alam ko kung saan galing yung pinatutustos ko sa hospitalization ng anak ko for the first 4 months ng kanyang pagsilang. Uh-huh. Isang malaking blessing yun at isang malaking utang na loob yun. So, mami, para sa ibang tao, mali pa ang pagkakaroon ng utang na loob mo para sa isang tao? Ha, hindi ko yata makuha yung logic na yun. Di ba, pinalaki tayo ng mga magulang natin na tumanaw ng utang na loob, di ba? So, mali para sa ibang tao na tumanaw ka ng utang na loob at ipasalamat mo ang bagay na yun? Alam mo, yung utang na loob na issue na walang utang na loob, si Liza, sa akin na hindi totoo yun. Kasi naniniwala pa rin ako na mabuti ang puso ni Liza. Siguro, sa rebranding na ginagawa nila, meron lang silang gustong ipagawa, ipasabi kay Liza, na siguro kay Liza, okay lang, ayos lang naman to. Baka ito rin naman yung gusto kong sabihin, o ba? Eh, di hinayaan na lang natin siya. Pero alam bakit ka nagre-react? No, ang alam... Yung balik ng tao sa'yo, baka isang tanong sa'yo, ba't ka pa kailangan mag-react? Ay, hindi ako nagre-react. Tinatama mo lang, di ba? Ayoko nga sabihin tinatama ko na baka sabihin nila mali sila eh. Sinasabi ko lang sa kanila kung ano ang alam ko na nangyari at kung ano yung alam ko na tama lang na nangyari. Na may resibo ka, di ba? You'd always say that. Importante yung resibo. Kaya nga sabi ko, di ba? O kung may alok kay Liza Soberano ng bilang leading lady ni Spider-Man bilang si MJ, at ilabas nila yung resibo. Baka nga humingi pa kami ng sorry kay Liza. Ano bang kwento talaga doon, mother? Meron ba? O wala. Unang-una, walang kwento. No, kasi wala namang talagang nag-transpire na ganun. May alok ang feeder sa inyo? Ang Marvel Studios. Okay. Na, ano,
kay Liza. Wala. Si Liza na nga nagsabi, wala eh. Isang fan lang ang nag-tweet at na-retweet ng na-retweet, kaya siya nag-viral. Pero extra lang yun. Ah, not as the leading lady. Extra nakalagay doon kasi nakuha ko yung convo ng Star Magic doon sa fan na anong idea mo, bakit ka merong ganong tweet? Mm-mm. Ah, wala lang po, na-suggest ko lang po. Kasi naghahanap po sila ng mga extras. So, na Asian. Sandali, nag-uusap ba si Liza at yung manager niya ngayon? Kasi parang bakit magkaiba yung statement nila? Yan din na sinabi ko sa huli kong showbiz update na sana nag-uusap sila kung ano yung pakakawalang statement para consistent sila kasi, pareho. Consistency is a very important key in every papasukan mo. Correct. Bakit kailangan magtaka kung 10 taon? Kahit nga 20 years kung maganda naman ang palakad namin, di ba? Yung iba nga naiinggit eh. Mm-hmm. Naiinggit sa sinapit ng career ni Liza. Oh, wow. Napunta siya sa ganyan. Narating niya. Oo. So, kung ang mga issue pa ay may mga gusto si Liza na ayaw ko para sa kanya. Or meron akong gusto na ayaw naman ni Liza. Again, meeting of the minds yan. Collaboration yan. Kung alam ko naman makakasama ay ko, papagawa ko ba sa'yo? Siyempre hindi. Meron nga mga alok na hindi ko na pinaparating sa talent kasi alam ko hindi bagay sa kanya. Alam ko makakasira sa image niya. So, ba't ko pa ipararating? Ito, diretsang tanong, Madara. You think you went overboard ba para ma-feel ni Liza na nasakal siya sa'yo? Hindi ko alam. Kasi si Liza lang naman makakapagsabi niyan kung... Pero kung ikaw, sa sarili mo? Hindi. Kasi may mga anak ako eh. Mm-mm. So, hindi ko rin naman sinasakal yung mga anak ko. Correct. What makes them happy for as long as hindi makakasama sa sarili niyo yan. Correct. Si Liza ended her contract at what age siya? She's of age na, di ba? Yeah. Hindi na siya minor. 24. Kasi di ba, mother? Ako ha, may society lang akong example. Meron akong kontrata na it was supposed to be mas mahaba pa. Mm-hmm. But along the way, trust and confidence wasn't around dun sa kontrata. So what I did was, nagseek ako ng legal advice. Nagkaroon kami ng usapan. Amicable settlement. Kasi naniniwala ako na siguro din, kung yung talent din naman nakipag-usap sa'yo in a good way na talagang ayaw niya na, I don't think naman ipipilit mo rin ang sarili mo, di ba? Tama ba? Oo, hindi. To be honest, diba? Yung huling usap namin ni Liza, sabi ko, eto, naku, alam to ni Liza, anak, maliit lang ang mundo ng showbiz. Oo. Ang importante dito, anak, yung mga na-build nating relationship yes. with the staff, with the production staff, with the bossing, yes. ganyan. Huwag natin siyang susunugin. Huwag tayo magsusunog ng tulay. Sinabi ko pa yan sa kanya. Golden rule yan. Tapos, anak, huwag lang ako makakarinig ng mga kung ano-ano. Kasi, sasabihin ko lang kung ano yung para sa akin tama. Ha? Mm-hmm. Opo, Tito Oji, opo. Mm-hmm. Ano naman po ako ganyan. Very grateful naman po ako sa inyo. Mm-hmm. Yan, sinabi naman talaga nila yan sa'yo. Mm-hmm. Ganyan, ganyan. Kaya ako nagsasalita. Sa palagay ko may mali doon sa mga sinabi, sa mga lumabas, na gusto ko lang sabihin kung ano para sa akin yung tama na nangyari. Yun lang ako, doon lang ako. Kasi kung maayos naman talaga yung palakad sa kanya ngayon, wala namang mangyayari ganito. I think you'll be the happiest for her. Oo, siguro lang ang core values ng bagong management ni Liza ngayon, siguro you speak your mind. Mm-hmm. Ikaw? Bilang manager, sa punto mo, meron tayong mga career move na si tinatawag, di ba? Na para lang maging relevant ka sa topic o sa industry yung gusto mong galawin, yung bara-bara ka na lang na without thinking, ikaw ba sang-ayon ka sa ganun? Kasi ako sa totoo lang, hindi ako nagpa-plano, Ix. Totoo, yun nga, Ix. Kasi pag pinlano mo, tapos sinabi mo sa talent mo yung plano, mag-expect yung talent. Mm-mm. O asan na yung plano mo? Sabi mo sa akin, pasisikatin mo ko. Mm-mm. Sabi mo sa akin, sa isang taon, tatlong teleseryeng lalabasan ko. Mm-hmm. Dahil hindi ko alam kung ano mangyayari bukas. Kaya hindi ako nangangako. Hindi ako nagpaplano. Kasi kahit naman sa sarili kong career, hindi ko naman alam na makakarating ako dito. Gusto ko lang naman magsulat. Okay. Pero nakarating ako dito, siguro, dahil na rin sa mga stepping stone na tinuturing ko, yung mga connection na tumulong sa akin para marating ko to. Mm-hmm. Ganun ang gusto kong i-impart sa mga talents na huwag magsusunog ng tulay. Don't burn bridges. Oo. If you burn bridges, saan mo kinuha yung posporo? Correct. Hindi, tsaka diba, mother? One thing siguro ang dapat natin ipasalamat sa industriya natin, na gaya nga sabi mo, maliit lang te, huwag mong paliitin. Kasi paano? Siyempre, ayaw naman natin mag-wish ng anything bad sa kahit kanino. I mean, you know, Liza will always be pride of the Philippines if and when she makes it to Hollywood, diba? Pride ko yan. Pride mo yan, dahil baby mo yan. Ako din, pride ko yan, dahil nakatrabaho ko naman si Liza, diba? Pala, and bilang Pilipino, pride natin yan, diba? If she
makes it to Hollywood. Kaya nang syempre, sa mundo natin ngayon na very unpredictable ang buhay, hindi natin alam, nagka-pandemic na, lahat tayo, clueless na nangyari. Hindi ba ang ganda na tuwing uuwi ka sa Pilipinas, taas nooha na makikita mo ang ABS na, uy, yan, malaki na itulong saan. Ay, Jimmy, ay, malaki, di ba? Yung okay kasi lahat, yung walang negativity, di ba? Yun lang naman sa akin. Di naman mahirap maging grateful eh. Oo. Hindi naman mahirap mag-continue ng friendship sa mga taong alam mo nakatulong sa'yo. Hindi rin mahirap na tanawin mo kung saan ka nang galing at kung saan ka nakarating. Mm-hmm. Dahil kahit naman ako, yun yung sample ko eh. Kami ni Ate Christy. Siya yung naka-discover sa akin. Siya yung mentor ko. Siya yung nanay-nanay. Mm-hmm. Hindi ko yan pinababayaan. Magkaiba man ang aming direksyon ng utak sa pagbibigay ng pananaw sa mga bagay-bagay. At the end of the day, kami pa rin yung makikita sa dulo. Eh, laban mo yan eh. Laban ko to eh. Saka mo ko kalabitin pag hindi mo na kayang laban. Andyan lang naman ako. Ganun naman kami. Kahit anong gusto mong pagtalikod sa iyong kinagisnan or kung saan nakaraan. Kagalin, nakaraan mo, andyan ang Wikipedia. Exactly. Magugugle mo lahat. Hindi mo siya pwedeng murahin. Everything's online, accessible online. Nga, you can never discount the fact that you were there. Si Oji Diaz was part of my career, ng karera ko. ABS-CBN was the one who helped me out. Hindi mo magugurin. Akin lang naman. Correct. Yun. Kaya sa mga panahon ngayon, nag-mellow na ako sa pagmamanage ang talents. May mga talents kami nagpapaalam. Sabi ko, okay lang, release natin. Release natin kasi ang gusto kong isave dito, friendship. At saka yung sinasabi mo ngayon, mental health ng talent. Oo. Kapag ayaw mo kaya, na, okay. Kaya nga, di ba? Kunwari lang, makaka-discover ako ng talent na yun. Ay, Diyos ko, sasabihin ko lang sa nanay niya, mami, baka pwede kayong mag-seek ng professional help. Ma-evaluate lang yung bata. Kasi para at least alam natin saan yung direksyon natin. Alam natin kung paano natin ma-address properly yung kanyang behavior, yung kanyang attitude. Alam natin kung ano yung strength niya, yung weakness niya. Para hindi tayo nabibigla na bigla na lang yung bata ngayon na tumatawa ngayon. Maya-maya, ba't umiyak? Saan galing? At saka kasi mother, hindi ko alam kung mag-agree ka sa akin. Alam mo ang mga artista, kaya ngayon artists eh. Hindi biro para sa amin na papayakin mo at papatawanin mo. Agad-agad, di ba? May pinanghugutan niya, kaya nga may workshop ka eh, para ready mo yung puso at utak ng mga tao. Na, minsan talaga sa aming panahon, hindi pagiging sira ulo ang tawag doon, pero may pitik, di ba? Kaya importante doon sa manager also to look after yung mental health ng tao. Oo, pero dapat yan, ang mga teleserye ngayon, lalo na medyo malalim yung ginagampan ng papel ng karakter. Dapat yan after all the shoot, after the last day of taping, dapat yan dinidebrief sila. Ay, alam mo, dapat kasi maging active din itong Actors Guild natin para na-i-inject natin yung mga suggestions natin bilang artist at ikaw bilang manager. Maganda yan, ha? Dapat dinidebrief talaga yung mga artista para makakawala sila dun sa karakter. Yeah. Kasi minsan naiuuwi mo yung karakter sa bahay. Yeah, yeah. Buti na lang ako hindi bumigay yung pagiging Emilia Argente ko, di ba? Oo, hindi kasi naman. Alam mo, yan ang kaigiyan sa mga matatagal ng artista. Alam na nila yung pasikot-sikot. Oo, kung kailan hindi katulad ng mga bata ngayon, pag sinalang may excited din na yun. Di ba? Mga after a year, pag napagod yung mga yan, biglang, ang daling mapagod. Eh, ito nga, 8 taong naghintay. Sila, 1 year lang. Ba't napagod agad? Doon naman papasok yun. Kasi may mga mental health issues na ngayon ang mga bata. Kaya dapat yan din ina-address properly. Yan ang suggestion Totoo nga. Pag nagpami-meeting kami, kahit yung mga datiang artista, pag tatanggapin mo, kailangan pa psychiatric evaluation. Hindi naman yung nangangahulugan na meron kang tililing or ano. Para lang ma-address natin talaga accordingly doon sa evaluation mo kung paano kita harapin. Oy, ayoko ng role na ganyan para kay Aiko kasi madadala niya yan sa personal. Yung mga gano'n na kasi alam ko yung ano niya. Pinanggagalingan mo rin. Oo, yung state of mind niya alam ko pag may mga gano'n eksena. I was just gonna ask you, mother, sa lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, natutrauma ka na ba mag-handle ng panibagong talent? Hindi! Hindi ako natutrauma. Iba yung natutraumatized sa nalulungkot. Yung nalulungkot lang ako sa nangyayari ngayon kasi hindi para sa akin. Para sa dati kong alaga. Kung may lesson kang natutunan dito sa nangyayari ngayon, ano yun? Kasi binigay ko naman kung ano yung gusto. Ah, hindi ko naman ibinigay kung ano yung ayaw. Ang siguro natutunan ko rito, lagi ko na lang kukumustahin ng mental health ng bata. Kumusta ka? Lagi. Okay ka naman. Ito bang project na to, tinanggap mo? Sasaya ka. Pag sinabi ng bata, oo, okay. Sige, pirmahan mo na masaya kang tinanggap ng project na to. Mm-hmm.
para pagdating ng araw na nagko-complain. Oo. Totoo. Sabi mo, masaya mo. Yeah. Sabi mo, hindi ka tinanong. Ito. Yeah. Dapat ganun na. Na dapat gagawin mo lang kung ano yung gusto mo. Na kada project, may papipirmahan ako. So, ganun ba tayo? Parang wala ako nabasa ngayon dito sa kontrata. Pambagets. Pambagets. Akala ko para sa mother, salamat ha. Salamat dahil sa hinabahaba ba ng prosesyon, sa iyo pa rin pala ang bagsak ko. Hindi. Sabi ko naman sa ito, pag hindi ka na masaya, pag feeling mo neglected ka, pag feeling mo may mas makakatulong na ibang tao sa'yo, just save our friendship. Yes. Yun lang naman yun. Mas importante sa akin. Hindi lahat pera, hindi lahat komisyon. Totoo. Kaya nga, tumagal ng ganito siguro, di ba? Kaya natutuwa rin naman ako dahil ang daming nagdedepensa para sa akin. Nang hindi mo hinihingi, ah. Nang hindi ko hinihingi. So, ibig sabihin, kilala nila ako. Oo. Kaya thank you, Aiko, dahil hanggang ngayon. Dalawa lang sa artista, ang lagi kong binabanggit, na kahit magmurahan kami, eh alam namin hanggang doon lang yon. Pero at the end of the day, mahal namin ang isa't isa. Ay, oh. Si Aiko Melendez at si Paolo Montes. Yan lang ang lagi kong dalawang binabanggit sa 37 years ko rito. Nasa friend. Mother, bago ang lahat, may regalo ako sa'yo. Ito ang regalo ko dahil nag-sign tayo ng kontrata. Ano ba? Ano to? Yeah, pure ba talaga to? Biglang sumusin na pa ako. Biglang sa pala. Buksan mo na lang. At yan ang magiging tanda ng ating friendship na may resibo. Ano nakakatuwa? Talagang pinagandaan mo to? Oo. Yung paper bag. Oo, parang yung pamuyamanin. Toy Kingdom naman ang nasa loob. Tama ba doon? Tapos Dior. At isag-abala ako, di ba? Kung akapin mo sa gabi. Sira ulok. Bagay sa iyo to. Bagay ka leading lady. Diba yung totoo niyan, mother? Ako talaga ang kinukuha. Yan, may resibo tayo. Hi, kaya sa tiwala. Alam mo, may intriga ka rito, ayaw ko. I love you, mother. Katuwaan lang, ha? Oh, hello? Ayan, Diyos ko. Ayan. Diba? Iwi mo. Thank you sa Spider-Man. Oh. Sila ulo. Thank you, guys.